Sino nga ba itong dalawang star player daw na hindi na kailangan ng Barangay Ginebra? As an update mga ka-idol, ay nangunguna pa rin dyan ang Magnolia Hotshots na wala pang ang talo at sumunod din ang TNT na wala pa rin talo mga ka-idol. Ngayong araw nga mga ka-idol ay nagsimula na ang ECQ sa buong NCR at lalong-lalo na sa Metro Manila. Kaya nga hindi na matutuloy ang laban ng Ginebra at San Miguel Beermen sa Pasig Arena. At sa kabila nito mga ka-idol ay gumagawa pa rin ng paraan ang PBA management, lalong-lalo na itong si Commissioner Marshall, para maipagpatuloy ang naudlot na laban o laro ng PBA Season 46 sa ibang lugar, especially sa Batangas City. Napakarami nga mga ka-idol ang nag-aabang sa laban ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Sinasabi nga ng iba na ito ay parang laban na ng finals. Kaya't ganun na lamang ang panghihinayang nang maudlot ang laban ng dalawang kupunan na ito. At ang isa sa nakasisigurado tayo mga ka-idol ay pinaghandaan ng bawat kupunan ang laban nila sa isa't isa. Lalong-lalo na ang San Miguel Beermen na masasabi natin na napakalakas talaga din ng lineup mga ka-idol. At syempre, naniniwala tayo mga ka-idol na hindi papahuli ang Barangay Ginebra sa San Miguel Beermen. At sinasabi nga na may pagbabago nga daw sa lineup o sa first five ng Barangay Ginebra. At yan ang ating aalamin sa videos na ito mga ka-idol. At kung sino nga daw itong dalawang star player na tila hindi na kailangan ng Barangay Ginebra. Marami din ang nakapansin sa pagbabago ng laro ng Barangay Ginebra dahil din sa pagbabago ng lineup nito, lalong-lalo na sa pagdating nitong si Christian Standhardinger. Marami nga ang napahanga sa ipinakitang galing nitong si Christian Standhardinger sa huling laban nila kontra Norfolk Batangpier, kung saan nakapunto siya sa buzzer beater. May mga ilan din naman nagsasabi mga ka-idol na mas kailangan daw ng Barangay Ginebra itong si Greg Slaughter kaysa kay Christian Standhardinger. Marami nga ang nawala sa lineup ng Barangay Ginebra, especially ang ilang malalakas na player ay hindi na baka paglaro nung simulang dumating itong si Christian Standhardinger. Bago natin ipagpatuloy mga ka-idol ay nais muna nating bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Andyan ang ating bagong ka-idol na si Mr. Just Yamaneo kasama ang Adriatico Campus from Papua New Guinea. Mega shoutout sa inyong lahat and thank you so much for watching. Kasama rin natin ang ating ka-idol na walang sawang sumusuporta na si Tony Lakayanga. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Kasama rin natin ang ating ka-idol na si Anthony Alvarez. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Hindi rin papahuli ang ating ka-idol na si Frederick Kaisip all the way from Barangay Sikat, Alfonso, Cavite. At mega shout out din sa Kaisip family. Thank you so much for watching. Diyan din ang ating bagong ka-idol na si Ryan J. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. At sina-shoutout din natin ang ating ka-idol na si Romel Cruz. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. At sina-shoutout din natin si Nobody Will Think of This Name. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. Andyan din naman at kasama natin ang ating ka-idol na very supportive na si Joey Levantino. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. Hindi rin naman papahuli ang ating ka-idol na si JD Balmilero. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. At kasama rin natin ang ating ka-idol na si Rene Dineros na laging sumusuporta kasama si Marcia Dineros. Mega shoutout sa inyong lahat and thank you so much for watching. Hindi rin papahuli ang ating ka-idol na si Mr. Rudy S. Camihin Jr. Mega shoutout sa iyo and thank you so much for watching. At andyan pa rin ang ating ka-idol na si Anthony Lucky Alone. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. At kasama rin natin ang ating ka-idol na si Nindo Vlog TV. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. Marami nga ang nagtatanong mga ka-idol kung ipagpapatuloy ang laro o naudlot na laban ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen sa Batangas City. At sa ngayon mga ka-idol ay under approval pa rin kung maipagpapatuloy nga ang laban ng PBA Season 46 dito sa Batangas City. Una na ngang nabanggit sa ating source na Lipa City in Batangas is being eyed as venue once enhanced community quarantine or the ECQ is imposed in Metro Manila or until such time when the lockdown restrictions are finally downgraded to GCQ. Lalo-lalo na mga ka-idol, ang ECQ sa Metro Manila ay hanggang August 20.
sa pangyayaring ang ito ay hindi maiwasan ni Coach Tim Kuhn na magpahayag ng kanyang saloobin. At ilan nga sa mga source na ating nakalap mga ka-idol, tila nagpapakita ng pagkadeterminado at agresibo na maipagpatuloy ang laban ng Barangay Ginebra. Dahilan sa marami nga nagsasabi na may pasabog na gagawin itong Barangay Ginebra. Ilan nga sa source na ating nakalap, ayon kay Coach Tim Kuhn, he admitted Barangay Ginebra is not yet in perfect playing condition that kept the reigning PBA Philippine Cup champion at the lower half of the standings 3 weeks into the new season. The addition of new players such as Christian Standhardinger and rookies Brian Enriquez and Ken Holmes and injuries to Aljun Mariano and Art De La Cruz. We're not at that level now because we got all kind of changes in our team and we're kind of struggling. Yan ang sinabi nitong si Coach Tim Kuhn. Compounded even more the Kings' slow start that saw them split their first 4 games so far. But Kuhn is looking at the things with a positive mindset, especially during this moment challenging time. The Kings adopted the same attitude last year and succeeded in winning all the Filipino Conference played for the very first time under a bubble setup. Payag pa ni Coach Tim Kuhn, the teams that handle it the best and keep a positive attitude about things are the one going to be victorious. Ginebra raised the record to an even 2-2 following a thrilling 87-85 win over Northport. We're certainly not going to complain. Games are hard and add a few hardships to it. Same game, he is stressed. At kung susuriin nga natin mga ka-idol ang mga player ng Barangay Ginebra, masasabi nga natin mga ka-idol na talagang malakas ang Barangay Ginebra. Ngunit ang tanong ng lahat mga ka-idol, ano nga ba ang kakulangan at problema ng Barangay Ginebra? Na kung mapapansin natin mga ka-idol sa mga nagdaang performance nila, tila hindi maganda ang kanilang ipinakikita. At sino-sino nga ba talaga ang dapat na nasa first five at nasa lineup ng Barangay Ginebra para masabi natin na talagang malakas ang Barangay Ginebra? Sabi nga ng iba, kung malakas ang Barangay Ginebra, mas pinalakas pa ang ilang koponan. At sa pagkakataong ito mga ka-idol ay may sinasabi nga ang ilang source natin kung saan babaguhin nga ba ni Coach Tim Kuhn ang lineup ng Barangay Ginebra kung sakaling ang makaharap na itong San Miguel Beermen. Sino nga ba itong sinasabing dalawang star player daw ng Barangay Ginebra na kung titingnan mga ka-idol ay hindi na kailangan sa lineup or lalong-lalo na sa first five? Di man natin sigurado mga ka-idol kung ano nga bang mga pasabog o paghahanda ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen sa kanilang pagharap. At sa pagkakatong ito mga ka-idol ay kikilalanin na nga natin ang sinasabing dalawang star player daw ng Barangay Ginebra na hindi na kailangan sa lineup. Ang dalawang star player daw na ito ay tila nanghihina na at wala nang naipapakitang maganda pagdating sa laro. At sino-sino nga ba itong nire-request ng ating mga ka-idol na bigyan man lang ni Coach Tim Kuhn ng playing time? Nang sa ganun nga ay makita nila ang kakayanan ng mga bagong player ng Barangay Ginebra at sinasabi nga na maaaring ito na nga ang susi o sila na nga ang maging susi ng Barangay Ginebra tungo sa pangalawang tagumpay nila dito sa PBA season. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sino-sino nga ba ang gusto nyong nasa first five ng Barangay Ginebra kung sakali mang makaharap na nga nila ang San Miguel Beermen? Isang payag nga ni Coach Tim Kuhn ay nabanggit niya ang isa sa mga paborito niyang player. Sabi nga dito sa source natin, Ginebra Coach Tim Kuhn puts high praise to Japet Aguilar. Coach describes Japet as one of the valuable pieces of Ginebra. Inilan tulad nga ito kay Junmar Pajardo. Kung mapapansin nga natin mga ka-idol ang record ni Japet Aguilar, he currently has 6 PBA championship with Ginebra Kings. Sabi din sa isang source mga ka-idol, Christian Standhardinger vows to embrace new role at Ginebra, even it means less shots. I just had to adjust a little bit more on how we play here. Obviously, at Northport, I took a lot of shots, but here, I have to get used getting 8-10 shots a game. He also added, the expectation is not for me to score, but the expectations is to take good shots and try to set my teammates up. I have to adjust to that new role and I will do my best to do so. Yan ang sinabi nga nitong si Christian Standhardinger. Kung saan nakakasigurado tayo mga ka-idol na hindi na nga mawawala
sa first 5 itong si Christian. Dahil nga bago sa Barangay Ginebra, napakarami ding expectations ng ating mga ka-idol dito kay Sistan. At ngayon mga ka-idol, ay kilalanin natin kung sino itong dalawang star player nga na hindi na daw kailangan ng Barangay Ginebra. Tang una nga na nasa listahan mga ka-idol ay itong si Jody Vance. Mapapansin mga ka-idol na nabigyan nga ng pagkakataon na magkaroon ng playing time itong si Jody Vance. Ngunit mapapansin natin na tila nga humihina na ang performance nitong si Jody Vance. Naka 11 times nga na PBA champion itong si Jody Vance sa Barangay Ginebra. Pero sa pagkakataong ito, sa PBA Season 46, masasabi natin na ibigay na lamang ang slot nitong si Jody Vance sa mga bagong player ng Barangay Ginebra. Kukonsider nga din mga ka-idol na isa sa mga veterans o captain ball itong si Jody Vance dahil sa mga nakaraang performance niya. Kung titingnan nga lang natin ang kanyang career highlights and award, masasabi natin na dapat siya ay nasa first 5 ng Barangay Ginebra. At ang sumunod nga dyan mga ka-idol ay itong si Jared Dillinger na nabibigyan pa rin ni Coach Tim Kuhn ng mahabang playing time. Na mapapansin natin sa mga nakaraang laro ng Barangay Ginebra mga ka-idol ay tila humihina na nga itong si Jared Dillinger. At ang tanong nga ng ilan sa mga ka-idol natin, ano pa ba ang naiaambag nitong si Jared Dillinger kung bakit binibigyan pa rin itong si Coach Tim Kuhn ng playing time? Bagay mga ka-idol, kung mapapansin natin na naging history nitong si Jared Dillinger nung mga nakaraang season ng PBA, mapapansin natin na mas magaling siya dati kay L.A. Tenorio at sa ilang player ng Barangay Ginebra. Kaya't ganun na lang ang tiwala ni Coach Tim Kuhn para ipasok pa rin siya sa first 5 ng Barangay Ginebra. Malakas dumipensa itong si Jared Dillinger, pero pagdating sa shooting mga ka-idol ay puro sablay na nga ang ipinakikita niya. At sa pagkakataong ito mga ka-idol, sino ba dapat ang ilagay nitong si Coach Tim Kuhn sa first 5 kapag nakaharap niya na ang San Miguel Beermen? Magandang ginagawang estilo nitong si Coach Tim Kuhn kung saan sinasanay niya itong bagong player na si Christian Standhardinger na makabisado nga ang laro na kasama ang Barangay Ginebra. Aking palagay mga ka-idol ay dapat na mabigyan ng pagkakataon or playing time itong si Brian Enriquez kung saan usap-usapan nga na isa sa mga magagaling pagdating sa outside shooting. Naniniwala tayo mga ka-idol na kailangan-kailangan ng Barangay Ginebra. Tulad ni Jeric Balanza ng Norfolk Batang Pier, bago pa man siya, ngunit nabigyan siya ng pagkakataon na ilabas ang kanyang galing. At hindi nga nagkamali itong si Coach Pido na ipasok itong si Jeric Balanza sa first 5 niya. At kung ako kay Coach Tim Kuhn, bigyan na ng break itong si Brian Enriquez. At ang isa pa, kung sakali mang makakabalik itong si Arvin Tolentino na sinasabing may injury, ay ipasok agad sa first 5 dahil kilala natin at alam natin ang performance itong si Arvin Tolentino na isa sa mga magagaling din pagdating sa outside shooting. Kahit kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sino ba ang karapat dapat na nasa first 5 ng Barangay Ginebra? Kung ano man ang inyong suggestion, advice, katanungan, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.